Hi guys! Welcome back to sa aming YouTube channel at welcome ulit dito sa aming munting tindahan. And for today's video guys, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa GCash Protect. Dahil nga nung nakarang araw mga kasari ay nagkaroon nga kami ng transaction, is medyo nabahala nga kami dahil na may nakapagsabi sa amin na kapag ang transaction namin or ang nagpa-cash out ay naka-GCash Protect ay maaari itong ma-refund, maaaring mabalik sa kanila within or after 30 days. Kaya medyo nabalisa kami regarding sa GCash Protect na ito. Kaya nung araw na yon, nung medyo hapon na, is nag-control muna kami sa aming transaction sa GCash. Hindi muna kami nagpa-cash out. At puro cash in na lang muna dahil inaaral pa nga namin ito, GCash Protect. And ayun, base sa mga aking mga nabasa, ay mas naintindihan ko, mas naunawaan ko yung GCash Protect. Kaya hindi naman ako gaanon kakabado or kabalisa sa paggamit ng or pag kakaroon ng transaction namin ngayon sa GCash. So guys, ang kadalasan kasi ngayon nagagamit sa mga transaction ng cash in and cash out ay ang GCash Personal. So ang GCash Personal ay nagagamit na pang negosyo na hindi naman talaga ito yung pang negosyo. So yung pang negosyo po kasi ni GCash, ito yung GCash Pera Outlet or GPO. Pero dahil mas nakasanayan na or mas convenient, mas mabilis gamitin yung GCash Personal, ito nga po yung nagagamit natin na pang negosyo. Yung GCash Protect ay protection sa mga personal transaction tulad na lang ng bills payment, online payment or yung sa mga online shopping at sa mga send money or sa pagpapadala ng pera. So advantage ito guys sa paggamit ng mga personal, pang personal, kasi kung ikaw ay nagbi-bills payment ng personal, nagbabayad ka online, nagpapadala ka ng pera or may pinadala kang pera na sabi na natin kaibigan, ganyan, or may transaction kayo outside online shopping, ganyan, ay ito yung protection para sa inyo mga kasari. Dahil kung mapapatunayan na scam kayo, naloko kayo, ay dito na papasok yung protection or yung GCash Protect. Pero sa aking pagbabasa guys or sa aking pagkakaintindi, ito guys yung sinishare ko sa inyo, sa aking pagkakaintindi, ito yung aking pagkakaunawa. So, ang pagkakaintindi ko naman guys, if ever naman may mga na-scam, ay napakahabang proseso mga kasari. Hindi rin ganun-ganun or basta-basta naman marirefund or mababalik yung pera. And guys, hindi ko lang alam kung dahil nagbabayad ng protection kay GCash ay sila ba ang magko-cover nito if ever mayroong may scam or may maloko. Yun ay hindi ko sure. So, ayun nga mga kasay, ang pagpa-file or pagre-report ay napakahabang proseso nito if ever may mga na-scam. Dahil kailangan ay magpa-blatter mga kasari within 72 hours para ito ay maging valid yung report. And then may mga documentary proof pa na kailangan or mga katibayan na na-scam or naloko ka talaga. Kumbaga mag-send ka kung may mga conversation kayo ay ipapasa rin yan. So yun, hindi basta-basta yung proseso mga kasari. Hindi agad-agad ay kumbaga ay iimbestigahan pa yan ng GCash kung ikaw ba talaga in a scam or whatsoever. Hindi basta-basta mababalik yung pera kung if ever naman na-scam dahil may pagdadaang proseso at medyo mahaba-haba yung proseso na ito. And dun sa aking nabasa mga kasari, kung naka-GCash Protect ka, hindi covered kapag ikaw ay nagkamali ng send. So, walang reversal transaction, walang ganun si GCash Protect. Alin? So, ayun nga mga kasari, itong GCash Protect ay pabor doon sa mga GCash user na personal talaga. Hindi yung GCash personal na ginagamit na pang negosyo katulad natin dito sa ating mga tindahan. Mas pabor nga doon sa mga GCash personal mismo na gumagamit talaga, na personal talaga. Dahil may protection yung kanilang mga payments, yung kanilang mga sinesenda pera. And disadvantage para sa ating mga kasari, katulad ko na
ginagamit pang negosyo itong GCash Personal. Dahil nga dito sa ating tindahan ay iba-iba at medyo maraming transaction natin. Kaya siguro ay talagang doblehin na lang natin yung ating pag-iingat, or pwede naman ay aralin natin talaga ang paggamit ng GCash per outlet para makaiwas tayo sa mga scam, ganyan. So ayun, medyo okay na tayo ngayon, medyo kalmado na tayo dahil kahit paano may alam na tayo kung para saan ba ang GCash Protect. So ayun yung guys, sana ay makatulong itong aking shinare sa inyo, at disclaimer ko lang na itong shinare ko sa inyo is base sa aking pagkakaunawa or pagkakaintindi doon sa aking binasa regarding GCash Protect. And yun lang guys, thank you for watching!